Hoy, Ampon! Tumigil ka nga dyan sa kakaiyak mo. Kasalanan mo kung bakit namatay ang asawa ko. Nay, hindi ko naman po ginusto na mangyari to eh. Wag na wag mo akong tatawagin nanay. Dahil hindi kita anak. Kung hindi mo sana pinabayaan yung asawa ko, hindi sana to mangyayari. Sorry po, nay. Sorry po. Tingin mo may magagawa pa yung sorry mo? Wala na yung asawa ko. Dahil yun sa'yo. Anak, bakit nay? Binilan kita ng bagong sapatos para sa school mo. Wow! Salamat nay! Nay, nasan po yung sakin? Aba, sino may sabing mag-aaral ka? Hindi kita pag-aaralin, no? Yung totoong anak at kadugo ko lang yung pag-aaralin ko. Pero nay, ang bilin po kasi ni tatay bago siya mamatay. Magtapos daw po ako ng pag-aaral. Pes, kalimutan mo na yung sinabi sa'yo ng tatay mo. Dahil hindi yun matutupad. Dahil hindi kita pag-aaralin. Pero nay, wag ka na nga magpero-pero dyan. Tama ka nay, wag mo na yung pag-aaralin. Dahil ampun lang naman yan. Hoy ampun, umalis ka nga sa harapan namin. Maglinis ka doon. Opo, ate. Nay, papasok na po ako sa school. Yung baon ko po. Ay, oo, anak. Ito, oh. Bilin mo lahat ng gusto mo. Nay, hindi niyo pa po ako nabibigyan ng baon. Hoy, ano? Pasalamat ka nga dyan. Pinayagan na kita mag-aral tapos sa akin ka pa manghihingi ng baon mo. Ano po kasi, wala po akong pangkain sa school. Pwes, wala akong pake. Ate, pwede bang maghati na lang tayo sa baon mo? Hating kapatid baga. Anong hating kapatid? Baka nakakalimutan mo. Ampun ka lang, tapos makikihati ka ng baon sa akin. Ate, maawa naman kayo sa akin. Awa. Nay, alis na po ako. Nandiyan na po yung service ko. Sige, ingat ka anak. Ate, wait lang po. Sabay na po ako. Anong sinasabi ng ampun na to, nay? Hindi ka naman bayad sa service eh. Ako lang yung binayaran ni mama. Maglakad ka, ampun. Pero ate, masyadong malayo yung school natin para lakarin ko. Wala akong pake. Mabuti na rin yun na hindi tayo sabay pumasok at umuwi. Dahil baka makita ko ng mga friends ko nakasama ka. Nakakahiya. Pero ate, wag ka na nga magpero-pero dyan. Mauna na ako. Hinihintay na ako ng service ko. Maglakad ka, ampun. Ate, huwag mo ko iwan. Malilate ako sa school. Nay, may project po ako sa school. Kailangan ko pong bumili ng mga materials na gagamitin ko. O sige anak, ito o, bilhin mo lahat ng kailangan mo. Nay, meron din po akong project sa school. Kailangan ko rin pong bumili ng mga materials na gagamitin ko. Naku, bahala ka dyan. Wala na kong pera. Mamasura ka na lang dyan sa labas. Bagay naman sa'yo yon. Pero ba't si ate po binigyan nyo? Aba, natural. Tinatanong pa ba yan? Siyempre, totoong anak niya ako. Bigaya mo, ampun lang. Umalis ka nga sa harapan namin. Nakakairita ka. Hoy, ampon! Anong ginagawa mo? Di bang sabi ko maglinis ka ng bahay habang wala pa si nanay? Sandali lang po, ate. Pinatapos ko lang po yung assignment ko sa school. Ano? Uunahin mo pa yun kaysa mga pinapagawa ko? Akin na nga yan! Ate, ibalik mo po sa akin yung assignment ko. Ito yung inuuna mo, ha? Pwes, ito yung dapat gawin dito. Yan! Unitin, sirain.
Ate, ba't mo naman sinira yung assignment ko? Pinaghirapan ko yung gawin eh. Wala akong pake. Maglinis ka na nga doon. Linisin mo yung mga kalat na yan. Napakakulit mong ampun ka. Yuk.